Mainit pa rin pong pinag-uusapan ang tungkol po sa African Swine Fever. Nagtatanong ang ating mga kababayan, ano-ano nga ba ang ginagawa ng pamahalaang panlalawigan, ng sangguniang panlalawigan, ng local government units para tulungan damayan ang ating mga kababayan sa problemang kinakaharap nila. Patungkol po ito dito nga po sa tumama sa atin, ano, sa ating probinsya. Ito po yung mapaminsalang sakit sa baboy. Ito po yung African Swine Fever. Magandang umaga, Marinduque, mapagpalang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque. Dito po sa anim na bayan sa probinsya, of course sa bayan po ng Santa Cruz, dako tayo sa bayan ng Mugpog, balik tayo sa bayan ng Buenavista, sa bayan ng Gasan, and of course dito po sa bayan ng Buac, at huwag nating kalimutan ang amin pong bayan ng Torrijos. Dahil ang aking pong mga kapiling maya-maya sa atin pong special program na ito, ay ang ating kababayan at napakasipag. Iniidolo po natin sa larangan ng serbisyo publiko. Ako po, si Romeo Mataak Jr., ang inyong information officer ng Philippine Information Agency, particular po sa Presidential Communications Operations Office. Ito po ang Marinduque News at your service, kung saan ay kinakapanayan po natin ang iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Ngayong araw nga po ay makakapiling po natin ang bukal ng 2nd District ng Marinduque, sangguniang panlalawigan ng Marinduque. Siya po ay tumatayo ring chairman ng Committee on Agriculture, gayon din po ng komitiba sa edukasyon. Ang atin pong espesyal na panauhin ay naging patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan. Akalain mo, ano, 22 to 23 years na in public service. Siya po ay, kung matatandaan natin, when I was a little young boy, ano po, sa bayan ng Torrijos. Eh, matagal na natin itong inspirasyon at idolo. Nakita ko ito, ano, nangangampanya noong sangguniang bayan. Ito'y kumandidato, ano, bilang sanggunian bayan member ng aming bayan sa bayan ng Torrijos. At pagkatapos ay nagsilbi rin po bilang BC mayor. At ito nga po yung kanyang ikatatlong termino, ano, 9 years sa pagkabukal, dire-diretso. Ang akin pong tinutukoy, help me welcome our dear bukal Juan Fernandez Jr. Welcome po sa Marinduque News at your service. Kumusta po kayo, bukal? Okay, magandang umaga po at nagpapasalamat tayo kay Sir Romeo Mataak Jr., ang ating mahusay po na information officer ng lalawigan ng Marinduque, na kung saan ay nabigyan tayo ng pagkakataon na makasama at makapanayam at makaulayaw sa kanyang programa ngayong araw na ito. At bumabati po tayo sa ating mga nanonood at mga nakikinig na ating mga kababayan na sumusubaybay sa programang ito. Isa lang po ang aking masasabi, ano man ang inyong ginagawa ngayon, pansamantala tayong magsama-sama para pakinggan at pag-usapan ng mahalagang bagay at impormasyon na ating pong dapat pagtulungan ang mga problemang dapat bigyan ng solusyon at kalutasan na ito'y bahagi ng ating pagiging normal na tao at Marinduqueño. Alam mo, bukal, naaalala ko parang dati meron kayong programa sa radyo natin noong kayo po ay konsehal ng bayan ng Torrijos, at naririnig ko walang kupas ang boses ni bukal John Fernandez. Opo. Tama po ba, bukal? Ano po? Opo, Sir Romeo, at noong po sa atin sa bayan ng Torrijos, minsan ay tayo ay naiimbita madalas sa mga programa ng ating mga kaibigan na mga DJ na nagbibigay. Marami pong mga minsang programa, lalo na sa mga usaping pag-ibig. Yan po ay ating binibigyan ng pansin ng mga nakalipas nung panahon po natin kita medyo bata-bata. At tayo ay nagiging bahagi rin sa mga programa po dito sa programa ng provincial government. Sa radyo natin Santa Cruz, sa tuwing Tuesday, minsan po naimbita tayo ni Kuya Marvin Recalde sa kanyang program. At sa Torrijos po, nung ako'y konsiyan,
official, eh medyo po meron tayong kay Mr. Rocky Bryan dati ay naiimbita po tayo sa kanyang programa. Tulad din po ng ganito. Alright, at the same time, Bukal, siguro sa lahat po ng ating mga kababayan nga na nanonood ngayon, maaari po kayo makisangkot, makibahagi dahil tayo po ay sabay ng sumasayang papawid. Gamit naman po ang frequency ng Lucky 7 Channel 3, dumarating po tayo sa mga tahanan ng ating mga kababayan sa bayan po ng Buac, Gasan at Mugpog. Sana meron na rin tayo sa bayan ng Turios, ano? Para doon ay napapanood na rin tayo ng ating mga kababayan. Gayun din po, tayo po ay live na sa social media platform ng Philippine Information Agency Marinduque. Gayun din po sa ating media partner, ito po ang Marinduque News Network at sa atin pong mga cross multiplier. Naka-live din po tayo ngayon dahil special nga po ang episode natin na ito sa Facebook page ng atin pong Gobernador Presbitero Velasco Jr. A special shout out as well sa atin pong mahal na Speaker Lord Alan Velasco at sa lahat po ng bumubuo sa atin pong pamahalaang panlalawigan. Talaga naman, sabi ko nga ni po sa unang bahagi ng aking ng introductory message po natin, ano? Napakasipag talaga at talagang iniidolo natin itong ating kapiling po ngayon dito sa ating programa sapagkat alam nyo po, ito po ay straight all the way from kabila, from Lucena dahil marami po itong mga ginagawa at maraming mga meetings na kailangang daluhan para tuloy-tuloy ang serbisyo para sa ating mga kababayan. Pero dahil sa pagmamahal at serbisyo po niyang hatid para sa ating mga kababayan ay nandito po ngayon live na live, alive and kicking sa ating pong studio para nga po magbigay ng update sa mga, sabi nga ni po ay isa sa pangunahin o isa sa mga concern na kinakaharap ng ating mga kababayan dahil marami nagtatanong, ano-ano nga po ba? May tulong ba na natatanggap ang ating mga kababayan sa kabila ng kanilang naranasan bunsod ng African Swine Fever? Bukal, nasa inyo po ang pagkakataon para naman po ilatag sa ating mga kababayan ano-ano po yung mga intervention, mga tulong. Unahin po natin ano, sa sangguniang panlalawigan dahil kayo po kamakailan ay nagkaroon ng consultative meeting. Nagpatawag po ang sangguniang panlalawigan ng pagpupulong o meeting para po doon sa mga apektadong mga mamamayan at mga kababayan natin na lubos na tinamaan at naapektuhan ng ASF. Bukal, ano po yung nangyari na kwento nyo naman po sa amin, Bukal, yung nangyaring consultative meeting in the past couple of days. Okay. Thank you very much again. Ano po, alam po ninyo, hindi natin inaasahan, Sir Romy, at lahat ng ating mga kababayan, katulad po ng dumating na COVID-19, wala pong nag-e-expect na magkakaroon tayo ng ganito. At ito ay pandemya sa buhay natin. At ngayon, ang nangyari po dito, dumating pa po ang sitwasyon na nadatngan pa tayo at dinapuan tayo ng ASF dito sa probinsya ng Marinduque. Ang tanong po dito ng mga kababayan natin ay saan ba nagsimula itong ASF? Sa totoo lang po, hindi natin masabi at walang makapagsabi kahit sinong eksperto kung saan nagsimula. At ang nakakalungkot dito, Sir Romeo, ay meron po dito mga negative o mga fake news na lumalabas at inilalabas na hindi naman po nakakatulong. At ito po ang ating mga issue na dapat po nating liwanagin ngayong araw na ito. At meron din pong mga lumalabas na wala raw pong tulong na ibinibigay ang ating pamahalaang panglalawigan. Ang inyo pong lingkod bilang Chairman ng Committee on Agriculture and Aquatic Resources sa Sangguniang Panglalawigan, simula pa lamang po na nagkaroon tayo ng pinapalakas natin ang industriya ng baboy sa lalawigan ng Marinduque. Gusto ko lamang pong bigyan ng pansin, ng 2019, ang ating pong Governor Presby Velasco ay naglabas po ng isang executive order na pinagbabawal ang pagpasok ng outside na mga hayop mula po sa iba't ibang probinsya na pumasok po sa lalawigan ng Marinduque. Sapagkat ang purpose po ng ating governor at ng ating mga expert ay huwag pong malahukan at mapasukan ng virus ang ating lalawigan sapagkat ang Marinduque po ay kinikilala sa pinaka-safe at maganda ang lahi ng baboy, lalo na po sa native, na ito po ay ating dinadala pa sa kabilang probinsya na kung saan nakakaabot po ang ating mga baboy, hindi lamang po sa NCR, kundi maging sa Region 3 ng ating pong Pilipinas. At ito po yung isang ating pinroteksyonan. Kung kaya po, noong pong binigyan ng diin ang ating governor na palakasin
ang ating industriya ng baboy ay atin po na itong pinag-aralan at binigyan po ng ngipin sa pamamagitan po ng pagpapasa ng mga ordinansa na may kinalaman po sa proteksyon sa presyo ng ating mga baboy. At ito po ipinasa ng Sangguniang Panglalawigan na isinulong ng inyong lingkod para po maproteksyonan ang ating mga mag-aalaga ng baboy. Noong nakalipas pong December, nais ko lamang balikan, Sir Romy, na nangyari po sa lalawigan ng Marinduque na nagkaroon tayo ng shortage sa supply ng karne ng baboy sapagkat naubusan po tayo. At ito po ay sa lakas ng bentahan ng ating mga mamimili. Ang traders po natin ay kumita at nakapaghanap buhay na nadala po ito sa iba-ibang lugar ng ating bansa, lalo na po sa NCR. At ito po ang kinagulat at ikinalungkot natin nang noong last December, ang ating pong mga senior citizen na mga kababayan ay nagreklamo. Ang sabi nila, bakit po ang nabibili naming karne ng baboy sa palengke ay makunat, mahirap kainin, nakakasira ng pustiso? Tiningnan po natin, nang binigyan po ng pagkakataon ng ating Provincial Veterinary Office sa pamamagitan po ni Dr. Victoria, na-evaluate po nila na nauubos na po ang population ng ating kababuyan dito sa lalawigan ng Marinduque. Kung kaya po, nagpatawag ang inyong lingkod bilang chairman ng Committee on Agriculture ng madalian at malawakang konsultasyon, ano ba ang tamang solusyon para maproteksyonan natin na hindi tayo maubusan ng supply? Kung kaya po, dahil sa kahilingan po ng mga bawat bayan, nang marami pong mga sectors na nagbigay ng mga opinion batay sa kanilang karanasan, sila po ang nagrekomenda na kinakailangan munang temporaryong magkaroon ng moratorium na huwag muna nating ilabas ang ating mga baboy sa lalawigan ng Marinduque. At yan po yung isang pinag-aralan ng ating governor. At ang nagrekomenda po kami, ang Sangguniang Panglalawigan, na magkaroon ng moratorium na 6 months na huwag tayong magbiyahe ng baboy. Subalit, ito po ay pinag-aralan ng ating Governor Presby Velasco sapagkat kanyang tiningnan kung 6 months, masyadong maapektuhan po yung biyahe at hanap buhay. Kaya po hindi po niya ito sinunod. At siya po ay naglabas ng executive order batay sa rekomendasyon ng public sa result ng konsultasyon ng 3 months. At doon po ay medyo napadami natin ang population uli ng baboy, Sir Romy. Ang nangyari dito, ipinasa po ng inyong lingkod ang isang ordinansa na nagpo-proteksyon sapagkat ang reklamo po ng ating mga mag-aalaga ng baboy, napakamura na ng presyo ng baboy. Dito sa lalawigan ng Marinduque, pag po nagka-presyo ang live hog ng 100 to 110, lugi na po ang magbababoy natin. Kaya po, isinumitin ang inyong lingkod at pinasa ng Sangguniang Panglalawigan na yung pong gate price, farm gate, na lumabas ay 170 per kilo ang buhay na baboy sa hybrid at yung pong hap-hap ay 160 at dun po sa native na 60 kilos pataas, ito po ay 130 pero hindi po tataas ang kilo ng karne ng 280 per kilo sa palengke. Ito po'y ginawa natin, subalit nakakalungkot. At ang nangyari pong ito nang maayos na, ang sabi po ng ating mga kababayan at ng ating mga eksperto, Bukal Fernandez, hindi na po applicable ang iyong mga ordinansang ipinasa sapagkat wala na pong baboy na mabibili. At ito po yung naka-alarma sa atin. Ngayon po, tinuloy po natin yung hindi muna pagbibiyahe at dumami na po ngayon ang population. Ang nakakalungkot, Sir Romy, eh bigla po talagang ang hindi natin mahawak ang panahon na biglang dumarating ang ganitong mga problema. Tulad po ng COVID-19, nang naayos na po ang population ng ating mga baboy, lumalakas na naman po ang ating industriya ng baboy sa lalawigan, bigla naman po tayong dinatingan ng ASF. At ito po yung nagiging problema. At ang nakalulungkot po dito, nais nating bigyan ng pansin, sapagkat ang ating pong provincial government, ang ating pong Speaker of the House, Congressman Lord Alan Velasco, at sa tulong po ng ating governor ay nagkaroon po ng proyekto na ito po yung Triple A Slaughterhouse na itatayo po sa lalawigan ng Marinduque, na ito po'y nagkakahalaga ng 200 mahigit na milyon na kung saan dito po papalakasin ang ating industriya ng baboy at dito po itatayo ang Triple A Slaughterhouse. Ano po ang purpose nito? Para po ang ating mga magbababoy ay maging hanap buhay nila na regular at matulungan po sila ng provincial government dahil po sa connection at impluensya ng ating minamahal na governor bilang presidente ng Governors League of the Philippines, nagagamit po niya ang connection at sa tulong po ng ating minamahal na speaker na naglalaan po siya ng pondo dito sa lalawigan. At ito po'y nangyayari na. Ang masakit po nito, nang dumating po ang ASF, nagkaroon po ng distribution
ang provincial government, ito po ay tatlong ahensya na nagtutulong-tulong para palakasin po at paramihin ang baboy sa lalawigan ng Marinduque. Meron po ang Department of Agrarian Reform, ang DOLE, ang provincial government, at ang Department of Agriculture. Sila po ay nagbigay ng pondo para po mag-distribute tayo ng ating mga animal dispersal ng baboy. At ito po yung intention ng ating provincial government na tulungan ang ating mga magsasaka at magbababoy na sila'y mabigyan ng hanap buhay. Ang nakakalungkot po dito ay bigla pong dumating ang isang hindi inaasahan na nagkaroon tayo ng pandemya sa ASF, itong African Swine Fever. At nagsimula po, sangayon sa investigasyon, ay nanggaling po ang ASF ay sa bayan ng Torrijos at Buena Vista na nadetect pa po ito ay sa labas ng probinsya. Ang tanong po ng marami, eh saan nagsimula ang ASF? Ang nakakalungkot ay lumabas po dito na ito raw ay dala ng mga pinamigay na mga baboy o biik ng ating provincial government at ng ating ng DOLE, ng DAR na pinamigay sa ating mga magsasaka. Pero wala pong makakapagsabi kung saan ang galing. Ang sang-alinsunod po sa ating mga eksperto at agad po itong inaksyonan ng provincial government ng ating governor na kinoordinate po ng ating vet, provincial vet, sa Bureau of Animal Industry na para po magpadala ng mga eksperto at magagaling na mga doktor dito sa lalawigan ng Marinduque. At ginawa po nila ang pag-aaral. Wala pong makapagsabi na saan nagsimula sapagkat marami po ang pwedeng pagsimulan nito, Sir Romy. Una, ang pinagbibintangan po nila yun daw mga baboy. Ay noong pong 2019, hindi na po pwedeng pumasok ang ating mga baboy outside the province. At meron pong executive order ang ating Governor Presby Velasco na bawal pong makapumasok ang lahi ng baboy mula sa ibang lugar sapagkat iniingatan po natin ang ating baboy dito sa Marinduque. Katunayan po, umuwi pa dito si Marvin Agustin para po ipromote ang ating native pig. At yan po ay kanyang dinala sa kanyang business. At ito po yung nag-indikasyon na umuunlad po ang ating pagbababoy. Ang problema po ngayon, sang-ayon doon po sa resulta ng investigasyon, ang pinagbibintangan po natin ng iba ng ating mga kababayan na wala pong matibay na basihan ay yun daw pong pinamigay na ating gobyerno na animal dispersal ng mga biik at namatay daw po. May mga sanhi po, kahit sino po ang tanungin natin, dumarating po talaga ang sakit ng baboy na minsan nangangayon ng pagkain pero hindi po ibig sabihin ay ASF. Ang isa pong naging dahilan, baka po possible, at ito ang sinasabi ng ating mga eksperto, na maaaring dala ng ating mga traders na bumibiyahe sapagkat ang ating pong mga native pig at ang iba po nating mga baboy ay binabiyahe po sa Pampanga, nakakaabot na po tayo ng Pangasinan, Bulacan, eh dyan po unang nagkaroon ng ASF. Ito raw pong ASF, Sir Romy, ay virus ito na pwedeng kumapit sa damit, pwedeng kumapit sa sasakyan kung hindi mo ito madidisinfect bago mo itawid ng probinsya. At yung pong ating mga prosen na mga pagkain, mahigpit po ang ating dalahikan na bawal pumasok po itong mga langgunisa, yung mga prosen po na food products po natin, ay ito po'y pinagbabawal. Ang sang-ayon po sa investigasyon, na ito po'y naging resulta rin ng ating consultative meeting na ginawa, ay posible po na yung ating mga kababayan, hindi naman lahat, na medyo po talagang hindi rin natin masisi sapagkat naghahanap buhay, pero dapat po ay sumunod sa patakaran na bawal, kung bawal ay bawal dalahin dito, ayun po ang nangyayari. Ang kanila pong lagayan ng prosen, yung pong kanilang styro, ang laman po ay damit, at yung pong mga prosen product ay nakalagay po sa kanilang mga backpack, yung pong mga bag na lagayan ng damit. Pinagpapalit po kaya nakakalusot. Isang ayon po sa mga doktor ng ating vet, eh posible na yung po ay isang pinagmumulan. Yung pinaghugasan nito, pag niluto ito at isinama sa kaning baboy, eh posible na po na magdala ito ng ASF sa kanilang mga alaga na kumakalat. At yun din po ng mga sasakyan ng ating mga traders, hindi po naman natin nilalahat at hindi rin natin na ito lang yung sinasabi natin na possible na isa sa pinagmulan na nadala mula po sa mga farms dyan sa kabila na nag-i-stop over doon yung ating mga truck at nagdi-deliver ng mga baboy natin na galing dito na hindi po nila nililinis bago umuwi, ay posible po na yan ay kinapitan ng virus ng ASF na nadala nila sa farm dito sa Marinduque. Kaya wala pong pwedeng makapagsabi, Mr. Mataak, Sir Romy, na ang dahilan
ay yung mga baboy na pinabigay ng provincial government. Ito po ang tanong ko lang eh. Sinong magulang at sinong gobyerno o isang opisyal na gugustuhing mabiktima at magkaroon ng problema ang ating mga kababayan na ito yung ating alam na pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan? Kaya po, ang asangguni ang panglalawigan po ay nag-isip kung paano matulungan sapagkat yung mga fake news po na lumalabas ay hindi po nakakatulong. Nagpapagalit po sa ating mga kababayan na yung ating pong mga kababayan na talagang apektado at biktima, ay wala po tayong magagawa kundi magalit talaga sila kung hindi po maipaliwanag ng maayos ito pong sitwasyon at problemang ito. Kaya sa akin po, hindi po natin pwedeng i-judge na at husgahan at tayo ay magkaroon ng konklusyon na ang naging dahilan ng ASF sa Marinduque ay ang programa ng provincial government at ng ibang ahensya ng gobyerno ng ating Department of Agriculture na nanggaling po doon sa animal dispersal sa pagbibigay ng mga baboy at biik. Hindi po yan, wala pong basihan yan na yan ang dahilan. Ang ating pong intention kung bakit isinusulong ng ating provincial government at ng Department of Agriculture, palakasin ang industriya ng baboy at bigyan ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Yan po yung isang ginawa na po ng ating pamahalaan, Sir Romy. And Bukal, ito rin ay isinabi po sa atin, mga eksperto na po ang nagsabi mula po sa Bureau of Animal Industry o yung BAI po, ano, yes, tsaka yung Department of Agriculture, dahil mayroon pong mga pinamahagi na mga baboy ang pamahalaang panlalawigan sa bayan po ng Mugpog, Bukal. Pero bakit ang Mugpog hanggang sa ngayon ay wala pong naitalang kaso ng African swine fever? Also, Bukal, sa bahagi po ng Sibuyaw ay hindi pa naman daw nakakapagbahagi ng mga alagaing baboy ang pamahalaang panlalawigan. Yet, nagkaroon po sila doon ng African swine fever. Kaya, yan po ay talagang pinabulaanan at talaga pong hindi totoo yung mga lumalabas na mga impormasyon na sinasabi aniya na ang naging dahilan ng pagkakaroon ng ASF sa Marinduque ay dahil doon sa mga ipinamahaging alagaing baboy ng pamahalaang panlalawigan. Tama po. At yan po yung maling impormasyon, Sir Romy, na nakakalungkot. Sa kabila po ng binibigyan natin at pagbabalangkas ng programa sa pangkabuhayan, minsan po ay namamali ang interpretasyon dahil sa maling impormasyon. Kaya po itinatama natin na sa ating mga kababayan na talagang galit na galit, huwag po kayong magalit at mabahala. Hindi po yun ang dahilan, kundi meron pong dumarating. Sabi ko nga na ganyang sitwasyon at problema. Sabi ko nga, Sir Romy, nung ako'y nagsalita sa atin, sa bayan natin ng Turihos, sa Barangay Dampulan, ito po ay pinagpala ng Diyos itong pong negosyong ito. At ang naging dahilan sa aking pananaw at pakiramdam, tayo pong mga tao, nang binigyan na ng pagkakataon na umasenso, binigyan na ng Diyos at ibinless ang ating mga negosyo, hindi na po tayo nagkaroon ng pagkakataon magpasalamat man lang at ibalik sa puong may kapal yung ating mga biyayang natanggap. Ay kaya po, sa tingin ko sabi nga po, ito, mabanggit ko lang, sa Mateo 4.4, sinasabi po doon na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nalilimutan na po natin yon. Kaya ang lahat po ng sisi minsan ay ibinabalik natin sa gobyerno. Ang ating pong mga problema, ipinapasa at itinuturo natin ay ang ating pamahalaan na hindi natin nakikita minsan. Ano yung isang malaking responsibilidad at obligasyon natin bilang mamamayan na makatulong at maging counter natin para mas mapaayos at maproteksyonan itong ating mga livelihood program at saka pangkabuhayan. Kaya po sana, magising tayo sa katotohanan din, Sir Romy, na huwag nating alisin yung nakakalimot na po tayo sa pananampalataya sa Diyos at pagpapasalamat. Ginigising na po tayo siguro, kasabi ko nga po ito hindi natin, virus ito, itong COVID-19, ito pong ASF, wala naman po talaga dito. Bakit biglang nagkaroon? Ating alamin sa ating mga sarili, nagkulang ba? Saan tayo nagkulang? Hindi lang gobyerno ang dapat nating sisihin at ang ating mga opisyal ng pamahalaan. Sapagkat tayo po ay gumagawa ng pagbabalangkas, ang iniisip natin dito ay ano yung makabubuti para sa ating mga kababayan. Subalit, bakit dumarating pa rin ang problema? Kaya po, maglimi din tayo. Kaya sabi ko nga, natatandaan ko si Romy, yung sinabi ng ating mahal na obispo ni Bishop Maralit na huwag nating paghiwalayin ang tatlong batas. Ang human law,
ang nature law at ang divine law. Bakit? Pag po yan ang pinagsama-sama natin at pinaghiwalay natin, posible na mawiwindang tayo. Hindi tayo sumusunod sa batas ng tao, ano nagiging dahilan? Nagiging, nababiolate natin, may parusa. Pag inabuso natin ang natural law, yung nature law, ito po ay yung ating kalikasan, pinipinsala tayo. Pero pag hindi po natin sinunod ang divine law, yung kaayusan, ang utos ng Diyos, maaaring mawindang. At yan po yung nagiging dahilan na nakikita ko sa Rome na dapat nating pag-aralan ng ating mga kababayan na baka po may pagkukulang tayo, nawawala na tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon, kung kaya't ang sinusunod na lang natin ay ang ating kagustuhan pagka may pera at kumita tayo, yung pong ating mga kababayan na magbababoy at mag-aalaga, binabarat pa sa presyo, dinadaya pa sa timbang nung ating mamimili. Eh, ano po ang nagiging kwan? Kumita na ang mamimili natin, ang industriya po ng ating traders dito sa pagbababoy ay umunlad na, subalit ang ating pong mga magbababoy ay nagareklamo pa rin sa baba ng presyo, sa pagkalugi nila, hindi po natitimbang. Kaya magtulungan po tayo sa sitwasyong ito na huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin, baka may pagkukulang din tayo at nagkukulang tayo ngayon ay sa pananampalataya sa poong lumikha. Kumbaga parang ito'y panggising po sa ating mga kababayan, dahil true enough, bukal, nung nag-review ako, bakit nagkaroon din pala tayo ng kaparehas na programa before, kung saan ay ang nilatag naman natin yung nga po ay doon sa mga nambabarat ng baboy. Opo. Before, dahil maraming mga kababayan tayo nagre-reklamo bakit napakamura ng kuha doon sa puno, samantalang pag binenta na nila nito mga traders, talagang napakamamahal na. Kaya siguro tama po si Bukal, ito'y parang panggising sa ating mga kababayan. Pero Bukal, ang tanong ng ating mga kababayan, bilang kayo po ang chairman ng Committee on Agriculture and Aquatic Resources, nagpatawag po ba kayo ng sabi nga po ay parang hearing, may ganyan po ba? Yes. Yan po ba'y gampanin po ninyo? Pwede ninyong gawin para malaman talaga kung saan po talaga nanggaling yung kaso ng ASF sa probinsya. Yes. Actually, Sir Romit, nagkaroon po tayo ng consultative meeting immediately at tinawag po natin ang lahat ng sectors. At katunayan po dito ang iba't iba pong mga sectors ng ating probinsya ay ating pong kaharap. At meron po tayo ang kasama po natin na nag-meeting, nagkaroon ng consultative meeting dito na pinatawag natin unang-una ang 6 po na mga municipal agriculture officer. Pangalawa, kasama po nating pinatawag ang lahat ng mga Liga President. Pinatawag po natin ang ating mga hog raisers, ang ating meat vendors, ang ating traders ng baboy. Lahat po sila, ang mga sector po ay tinawag natin. At meron pong mga representative sila na nagsalita tungkol dito sa issue ng problema po ng ASF. Ang isa pong naging dahilan nila, bakit daw po yung hindi saklaw ng red zone na hindi naman ay hindi pa payagan na makabiyahe. At ito po yung isang naging resulta ng ating pagpupulong at consultative meeting. At nagkaroon po ng recommendation ang sangguniang panglalawigan sa ating provincial vet. At na ito po'y pag-aralan na mabigyan agad ng certification ng ating PBET na maibiyahe kung meron pong pagdadalhan ng ating mga baboy doon sa kabila. At ito po, Sir Romy, doon sa consultative meeting na sila mismo ang naka-experience. Tama po yung sinabi mo. Kaya minsan, nagkakaroon ng agam-agam, saan ba talaga nanggaling? Pero mayroon pong lugar na hindi pa nabibigyan nung ating pinamibigay ng provincial government at ng DA, ng DOLE, yung pong mga baboy, mayroon na rin pong dinapuan na rin po ng sakit. Kaya hindi po proven at hindi po totoo na doon ang galing. Ito po ay talagang dala ng hangin at ito'y virus. Ang kaya po ang ginawa po natin dito at ang ating governor po ay agad na nakipag-ugnayan sa BAE para po ikutin at tingnan ano talaga yung solusyon. At mayroon po tayo dito mga doctors na nag-ikot at nagkaroon ng mga pagtetest, blood test sa mga baboy. At after po nito, ang sabi nila, bakit naman ang tagal naman yung resulta? Ito po ay sa Manila pa nang gagaling ang result, Sir Romy, kasi hindi po basta-basta tayo maglalabas ng result dito na kung hula-hula lang, kasi ang nakataya po dito ay industriya at pangkabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya sinigurado po ito ng ating mga doktor at pinasigurado rin po ng ating governor na siguraduhin na maayos ang magiging resulta ng kanilang pag-iimbestiga para po mabigyan ng akmang solusyon immediately itong problema po ng ating mga kababayan.
At katunayan po niyan, Sir Romy, ang ating pong speaker, Lord Alan Velasco, ay nagpalabas ng pondo na pinadaan po niya sa kanyang sa DSWD, na kung saan namigay po nung Friday ang ating pong provincial government sa pamamagitan po ng ating region ng DSWD, na kung saan ay doon po sa pondo ng ating minamahal na speaker, Lord Alan Velasco, na bigay ayuda yung pong nag-surrender doon po sa mga area na nahagip ng red zone, ay meron po na nag-surrender ng 1 hanggang 5 ulo ng baboy, yung 1 to 5 heads, ay binibigyan po ito ng 3,000 pesos. Yung pong 6-6 na ulo ng baboy hanggang 9, ito po'y nakatatanggap ng 5,000 piso. At yung pong nag-surrender ng 10 heads na baboy pataas, ay ito po ay nakatatanggap ng 10,000 piso mula po sa pondo ng ating kagalang-galang na Speaker Lord Alan Velasco. Pero nililinaw ko po, ha, ito po ay limited sa mga barangay lang ito, Sir Romy, na apektado ng ASF. Katulad po sa bayan ng Turihos, 3 barangay lang po ang nabigyan ng ayuda, yung pong bayan ng barangay ng Buenavista, Turihos, at bayan ng Buenavista Dampulan, Makawayan at Tigwi sa bayan ng Turihos. At dito po sa Buac, nung Friday, nabigyan po ang barangay ng Tugos, Duyay at yung isa pong barangay pa, Balagas, yung Balagasan. Hindi ko kabisa sa Balagasan, Sir Romy. At sa Santa Cruz po ay may 4 na barangay na nasakop po ng red zone ng ASF. At yung iba po, yung Buenavista, yan po yung sinusunod na. Kaya po, hindi naman po nagpapabaya ang ating pamahalaan. At yan po isa lamang simula. At nung pong nakalipas na nagkaroon kami ng consultative meeting din sa bayan ng Turihos, sa barangay ng Dampulan, ang municipal government po, sa pangunguna po ng mayor ng Turihos at ng Department of Agriculture at ng Provincial Vet, na nagkaroon po ng inspeksyon at pagbisita roon kung ano ang sitwasyon, may dala rin pong ayuda ang ating lokal na pamahalaan para sa ating pong mga biktima at naapektuhan ng ASF. Kaya hindi po nagpapabaya, Sir Romy, na doon po sa apektadong lugar ng ASF ay wala pong tulong. Hindi po totoo yan. Wala pong tulong doy umano na pinadadala ang ating provincial government, ang ating pong pamahalaan. Meron po. Hindi lamang po talaga alam natin na hindi sapat. Pero hindi po tayo nagpapabaya ang ating provincial government dito, sir. At bukal dyan, ito po ay pauna pa lamang, bagamat yes, limitado, pero ito po ay pauna pa lamang dahil nga po, nag-request din po at sumulat ang atin pong mahal na gobernador sa sangguniang panlalawigan para maisailalim naman po sa state of calamity ang atin pong probinsya. Ano po ba ang kahalagahan, bukal, bakit kailangang ideklara na nasa ilalim ng state of calamity ang isang lalawigan na naapektuhan ng ganitong matinding pandemya? Malaki po at importante ang pagdideklara ng state of calamity, sapagkat sa Romy, hindi po pwedeng gamitin ng ating governor ang pondo, ang emergency fund, para po gamitin dito sa pang-ayuda at pagtulong sa ating mga kababayan kung hindi po tayo madideklara, alinsunod sa batas, na hindi madideklare ang isang lugar o probinsya o bayan na under ng state of calamity. Bakit? Mayroon pong limitasyon at may mga guidelines ang paglalabas po ng mga emergency fund. At ito po, nung Friday, tama po yon, ang ating pong, sa kasigasigan po ng ating minamahal na governor, na kanya pong mailabas ang pondo para matulungan ang ating mga kababayan. Kaya po't sumulat, tama po. Nagkaroon po siya ng urgent na sulat, komunikasyon sa sangguniang panglalawigan na pag-aralan at maideklara na ang Marinduque ay ma-under sa state of calamity para po magamit yung pondo. At katunayan po yan, dahil sa mabilisan pong aksyon ng ating sangguniang panlalawigan sa pagtutuwang po ng ating governor, ay ipinasa po namin noong Friday ang isang resolusyon na nagdideklara na ang ating pong Marinduque, probinsya ng Marinduque, ay mapasailalim sa state of calamity para po magamit yung ating mga emergency fund, special fund na magagamit po natin dito sa ating ASF para sa pagtulong sa ating mga kababayan.
Sa madaling sabi, Bukal, hindi po basta-basta makakapaglabas ng pondo ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ng ating gobernador kung hindi po ito dadaan sa proseso. Correct. At ang proseso nga po na yun, kaya ito kailangan ding maintindihan, Bukal, ng ating mga kababayan, ano po, dahil sinasabi, bakit ang tagal daw? Nang sagot, bakit ang tagal daw kumilos ni gobernador? Bakit daw ang tagal kumilos ng congressman? Muli po, dumadaan po sa proseso. At yan po ay talagang kailangan sumulat ng gobernador. Urgent na nga po yung sulat ng gobernador. Ano po? Opo. Sa sangguniang panlalawigan para po ito'y pukpukan, aprubahan. And by that time, that's the only time, Bukal, na pwede nang magpalabas ng pondo ang pamahalaang panlalawigan. Tama po ba, Bukal? Tama po. Sapagkat hindi po basta, kahit po ang ating governor gaano kapilit po niya at kanyang ninanais na ma-release ang pondo, hindi po papayagan ng ating pamahalaan at ng COA at ng ibang ahensya ng pamahalaan na basta gastahin ang ating pondo nang wala pong matibay na batayan. At ito po may mga guidelines. At ito po yung isang requirements na kinakailangang maisailalim sa state of calamity ang isang probinsya para po magamit. At ito po yung ginawa natin. Nung last Friday po ay para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ng ating governor at ng ating mga kababayan sa kahilingan po ng punong lalawigan, ay naipasa na po natin ang resolusyon na ma-declare po na under ng state of calamity ang ating probinsya ng Marinduque. That's good to know, Bukal. Alam mo, maliban ho dun sa mga impormasyon na binibigay nyo, ay isang pagkakataon ito para ma-educate yung ating mga kababayan, maunawaan nila ano ba yung proseso na kailangang pagdaanan bago mailabas ang pondo ng isang gobyerno o ng pamahalaan. Bukal, by the way, nagpapa-shoutout ho at nanunood ang kasama po ninyo dyan sa sangguniang panlalawigan, Bukal Jojo Leba, ang ubi ng bayan. I-shoutout mo daw po siya, Bukal. Oy, Kuya Jojo, ang ating pong magaling na PCL president at kandidato ito ngayon na regular board member ng Press District, Kuya Jojo. Ito, dinidiscuss natin at kita ay magkatulong dito, ang ating mga kasama, ang 15 sanggunian, sa pagpapasa po nitong mga resolution at ordinansa natin. Kuya Jojo, maligayang panunood. At nanonood din po ang atin namang kasama at ngayon po ay I understand ito po ang siyang ay nandiyan na ngayon sa HRMO o sa Human Resources Office ng at laging katuwang po ng ating gobernador Mr. Blair Dimaano. Pag-uusapan pa po natin ang ilan sa mga mahalagang usapin ano po na may kaugnayan sa tulong, ayuda, intervensyon, mga kinakailangang ordinansa na ipasa ng sangguniang panlalawigan, mga ginagawa ng komitiba ni Bukal John Fernandez ano po para tuluyan nating malagpasan ang atin pong kinakaharap na pandemya. Ito po yung African Swine Fever. Sa pagbabalik po ng Marinduque News at your service. Dahil bakunado ka, aba, panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text RESBAKUNAREG space name / age / address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text RESBAKUNA space first letter ng vaccine brand / pangilang dose / LGU / petsa ng bakuna at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa RESBAKUNA, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito! Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website.
Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula ring maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan ito ng emergency use authorization para magamit ng gobyerno. Ang bakuna ay gawa sa hindi naaktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan na ang mga katangian nito ay iba sa original na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhi ng sakit ay maaaring isang bakterya, virus o iba pang mikroorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naghuhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng mikroorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa, ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ang katawan natin at labanan ang mga virus o bakterya. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukod ng ating memory cells ang mikroorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ng katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay at buo na virus. Importanteng maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaccine, hindi ito gamot uluna sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin nating sundin ng mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong mahawahan tayo ng COVID-19. Isanitize lagi ang kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng 1 metro. At panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Laging tatandaan, prevention is still better than cure. Kaya naman patuloy lamang ang pagsasagawa ng preventive measures. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solution sa COVID-19. At muli po tayo nagbabalik sa atin pong programang Marinduque News at Your Service. Kapiling pa rin po natin ang napakahusay, napakagandang lalaki mula sa aming bayan ng Torrijos. Bukal, John Fernandez, welcome back po sa ating ugnayan at dito po sa ating programa na Marinduque News at Your Service. Bukal, kanina ay pinag-uusapan natin at ang dami talagang mga kababayan natin ang nakatutok po ngayon sa ating programa. At the same time, Bukal, dahil ito talaga ay, itong pangyayaring ito ay talagang naka-apekto hindi lamang doon sa mga yung mga negosyante na may mga malalaking sabi nga ni po ay farm, yes. Piggery farm, ano, lalo't higit, Bukal, sa ating mga maliliit na mga kababayan dahil ito po yung pang-araw-araw na hanap buhay ng ating mga kababayan at talagang napakahirap naman para sa isang nag-aalaga ng baboy. Bukal, napakamahal na po ngayon, even us, ano po ang nanay at tatay, ay meron din pong mga inaalaga ang baboy at talagang nangalat sa salita natin, ano, ay napakamahal ng pakain o ng feeds para dito. And then eventually tatama yung ganitong hindi nating inaasahan na sakit sa baboy, virus sa baboy. Ngayon, kanina po pinag-uusapan natin, ano po, yung tungkol sa pagpapalabas ng pondo. At natutuwa po ako dahil nabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan ng sapat na kaalaman sa kung paano inilalabas ang pondo sa pamahalaan. And natutuwa rin po tayo, Bukal, dahil ngayon po na-aprubahan na po pala yan, Bukal. At siguro iniintay na lamang po ba natin, Bukal, na maglabas ng executive order para naman sa
declaring ng state of calamity ang atin pong lalawigan patungkol nga po dito sa ESF. Yes. Actually, pagkatapos po ito na ma-receive ng ating governor, ang ating pong governor ang gagawa na ngayon ng kanyang action sa executive branch at sa kanyang tanggapan na meron na pong approved resolution na idinideklara ang ating probinsya na under ng state of calamity. At doon na po magagawa ng ating governor, possible, yung pong mga pondo na pwede na batay sa recommendation pa rin po ng ating mga expert na kung ano yung pamamaraan. At ang ating pong governor ay talaga pong maagap pagdating po sa ganitong sistema at ito po yung kanyang kanais-naisa na mabigyan agad ng solusyon at tugon yung mga pangangailangan. Kaya po, mabilisan ding inaksyonan ang sangguniang panglalawigan, ito pong kanyang kahilingan, para po mabigyan ng tugon naman yung ating mga kababayan. At the same time, naglabas din po ng Executive Order No. 41 Series of 2021. Ito po yung creation of Bantay ASF Task Force, providing powers thereof and for other purposes para po sa ating mga kababayan, kung saan ang nakapaloob po dito ay yung pagkakaroon nga po nung sabi ay composition ng Provincial ASF Task Force na siyang mga siwa para po talagang tuluyan natin, sila po yung mangunguna para po sa paglaban natin sa ASF. So ngayon, kaya may makikita po kayo na mga checkpoint, quarantine checkpoint, para masiguro nga po na yung hindi na lalaki pa ang mga tatamaang mga barangay at pamayanan dito po sa ating probinsya. Okay. Bukal, meron pa po bang sa ilalim po ng inyong pamamahala bilang chairman ng Committee on Agriculture and Aquatic Resources at the same time sa pakikipag-ugnayan po ninyo sa ating mahal na gobernador, meron pa po bang mga ilan pa pong mga sabi nga po ay mga serbisyo programa para po sa ating mga apektadong mga magbababoy? Yes. Yung pong mga ginagawa ngayon na mga ayuda na binibigay sa ating pong mga magbababoy na apektado, ito po'y pauna pa lang, Sir Romy. At kasama nga po dito, pagkatapos maideklara na under of state of calamity ang probinsya, eh mayroon pong mga tulong pa na maiisulong at maiibigay ang ating pong provincial government para po mabalangkas ano yung mga pangunahing kailangan na dapat po nating mapagbigyan. At kagapay po niyan sa naging problema po sa ating pagmababoy at ang ating mga baboy dito sa Marinduque, tinamaan yung ibang lugar, eh ang inyo pong lingkod ay nagsulong din ng ordinansa na ito po ay makatutulong, sapagkat nakita po natin na yung sinasabi ng ating mga kababayan na mabagal na pag-aksyon po ng ating tanggapan ng PIBET ay talaga pong kulang po sa manpower ang ating provincial veterinary office at ilan lang po ang tao ng ating doktor. Pero sa kabila po ng ganon na medyo kulang sila sa manpower, ay kita naman po natin ang mabilisan at dagli ang aksyon ng tanggapan po ng ating minamahal na Dr. Victoria. Kaya ang inyo pong lingkod at nakita natin ano ba yung talagang solusyon. Nakita ko po at isinulong natin, at ito po'y sinuportahan ng aking mga kasama sa sangguniang panglalawigan, na isinulong natin ang isang ordinansa, an ordinance providing for the implementation of Bantay ASF sa barangay program, the creation of provincial ASF task force, the assistance, ito po yung the provision of financial and other forms of assistance appropriating necessary fund, therefore and for other related purposes. Meaning, ipinilit po natin na maipasa, sapagkat para po mapalakas yung ugnayan, ito pong ordinansang ito ay nagbatay sa isang administrative order ng Department of Agriculture. Ito pong Bantay ASF sa barangay is a collaborative program of Department of Agriculture under the National Livestock Program ng Department of Interior and Local Government ng DILG. Kasama rin dito si Romy yung academe, other relevant government agencies in the private sector, which shall be implemented nationwide. Kung kaya po, nag-come up tayo bilang chairman ng Committee on Agriculture na i-ada po ito agad dito sa lalawigan ng Marinduque at magbuo po tayo, mag-create ng task force Bantay ASF para po yung barangay mismo ay ma-involve at mabigyan po ng akmang pag-aaral, mga trainings, para kung ika nga ay magkaroon sila yung mga frontliners at first aider na alam nila yung nangyayari sa kanilang mga hayop sa barangay. Kasi kung iintayin pa po natin yung ayuda at tulong ng technical
person coming from the provincial office ng veterinary, eh, ang pinag-uusapan po dito ay yung virus eh. Paano mai-save yung iba na hindi mahawahan kung matagal po ang pagdating ng mga technical o mga doctors natin? Pero kung ito po ay binuo, i-create po natin ang task force na binibigyan ng akmang kaalaman yung mga taga-barangay. Coordinated po ito, may coordination sa municipal government. Eh ako po'y naniniwala na mapapabilis po ang action na hindi na ito kakalat ng mabilisan sapagkat meron na po agad solution na gagawin ng mga kababayan natin at kabarangay natin sapagkat sila po ay mabibigyan ng sapat na trainings at kaalaman dito. Yun po yung isang nakita natin at kahalagahan dito po ng creation of provincial ASF task force, Sir Romy. Good to know, ano, Bukal, at least eh, mas nabigyan natin ho ng kaliwanagan ang ating mga kababayan. Maliban po dyan, meron pa po ba kayong mga nais pong ipabatid, ipaunawa? Ito, nauna mo nang sinabi ito, Bukal, kanina, ano, yung po mga nagpapakalat naman sana ng fake news. Opo. Sana naman po ay huwag na po o mga maling impormasyon. Sana naman po ay huwag na po ninyong, sabi ka nga po, gatungan pa yung emosyon na nararanasan ng ating mga kababayan. Dahil ang atin po namang ama ng lalawigan, si Governor at si Speaker, ay talagang gumagawa na po ng paraan para unti-unti pong maibigay sa ating mga kababayan yung mga kinakailangan na mga tulong at ayuda po para sa kanila. Dangan lamang po talaga at meron pong proseso na kailangan pong sundin. Tama po yun, Sir Romeo. At yan po yung aking hinihiling din sa ating mga kababayan na hindi po, huwag po tayo agad madala ng ating galit, puot, dahil sa maling impormasyon. Alam ko po na nararanasan natin na nagkakasakit ang baboy, pero huwag po tayong humakbang at tumalon sa isang final conclusion na hindi po natin sigurado yung findings at dahilan. Magkaroon muna po tayo ng findings, observation. Ano ba talaga yung nangyari? At huwag po tayong padaig doon sa galit agad na mayroon tayong isisisihin sapagkat hindi po nakatutulong yung pagsisisihan at pagtuturuan. Ang kinakailangan po natin dito ay solusyon ng pagtutulungan. Hindi po kaya na nag-iisang isip, nag-iisang tao, dalawang tao, tatlong tao, ang pagbibigay ng akmang solusyon sa problemang nararanasan natin, ito po ay kinakailangang sama-sama. Sa pamamagitan din po ninyo ng ating mga mag-aalaga, kayo po ang expert, lalo na po itong mga hog raiser natin, ang sektor po ng mag-aalaga ng baboy. Kayo po ay may mga training, may mga kasanayan para alagaan at palakihin at proteksyonan ng inyong mga baboy. Pag dumating po sa ganong sitwasyon, nagkakasakit, mayroon din po tayong nakikitang solusyon. Pero hindi po kinakailangan yung sisihan at ituturo na naging dahilan lamang ay dahil nagbigay po ng programa ang ating pamahalaan, ang sinisisi na po natin ay yung pinamigay ng mga baboy. At sabi nga po, may nais ko lamang pong bigyan pansin sa Romy. Kumustahin mo naman, Bukal, kung ano ang status at sitwasyon ng mga pinamigay na biik at baboy sa lalawigan ng Marinduque. Alam po namin at nagkaroon na po ng kautusan ng ating governor sa ating provincial vet na imbestigahan at tingnan kung ano ang status. Talaga pong nagkaroon ng marami po ang namatay, di umano, sa dahilan po ng ito ay stress sa pagbibiyahe. Pero sangayon po sa ating supplier ng nasabing baboy, si Mr. Willie Marquez, taga rito po ito sa bayan ng Santa Cruz, sa barangay Taytay. Tinanong po siya, saan nang galing ang iyong isinuplay na mga baboy sa ating mga kababayan? Siya po mismo ang nagsabi, siya ay kumuha at bumili ng mga baboy ay dito rin po sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque sapagkat hindi po siya pinapayagan ng ating provincial government at ng provincial vet na bumili sa kabilang probinsya o sa ibang probinsya sapagkat mayroon pong executive order ang ating governor noong 2019 pa na hindi pwedeng mag-angkat at magpasok ng baboy dito sa lalawigan ng Marinduque na magmumula po sa ibang probinsya. Bakit? Sapagkat sinabi ko na po kanina, iniingatan po natin ang ating industriya ng baboy na mapasukan ng ganitong klase ng sakit. Kanya nga lamang po mga kababayan, tulad din po ng binanggit ko, baka po ito po yung pagising sa atin sapagkat hindi natin hawak at alam kung ano ang totoong pangyayari na ito'y nararanasan natin. Huwag po tayong makalimot, patibayin po natin at huwag tayong magsisihan at magturuan sa isang pagkakamali na maaaring may pagkukulang tayo sa part natin bilang mamamayan at bilang mag-aalaga ng
ating mga sariling baboy, may pagkukulang tayo na hindi lahat naman natin ay pwedeng ibigay lahat. Ang sisi ay sa ating pamahalaan. Nang alayunin lang naman po ng ating pamahalaan ay tulungan ng ating mga kababayan para po magkaroon ng pangkabuhayan. Ang aking pong pakiusap ngayon, Sir Romy, doon po sa maling ipinalalabas na di umano yun daw pong ini-inject na mga injection na ginagawa po ng ating mga doktor mula sa BAE doon po sa Bureau of Animal Industry ay ito raw po yung nakakalason at sinasabi na nakakapagpalami ng virus. Hindi po totoo yan. At kaya po yung ibang mga kababayan natin, imbis po na makatulong at tanggapin na pabakunahan ang kanilang mga baboy at ipa-test ang dugo kung positive o negative, ay tinatago po at idinadala sa mga bundok. Ano pong nangyayari? Imbis po na makita yung kasiguruhan, ay namamatay po yung iba dahil nabibitay, naiinitan, dahil po sa pagtatago. Ang ating pong kailangan dito, mga kababay, hindi ko po, wala pong magsisi, hindi ko po kayo sinisisi. Damdam ko po ang damdamin ninyo. Sapagkat ako po'y mag-aalaga ng baboy. Ang aking pong asawa, 5, 6, 10 ang inahin na baboy na aming inaalagaan sa aming likuran, ng aming tahanan. At ito po'y nakakatakot na pagkalugi. Pero hindi po tayo sinisisi ang kung sino. Ang tinitingnan po natin dito ngayon ay hinahanapan natin ang solusyon. Kaya po, nagpadala po ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng BAE na manatili po dito sa lalawigan ng Marinduque ang mga doktor dahil po sa kahilingan at order ng ating minamahal na punong lalawigan na mabigyan ng action at protection na agad ang pagkalat. Huwag pong kumalat at dalhin na dito ang magagaling na manggagamot. Kaya ang sa akin po dito, mga minamahal kong mga kababayan, ako po'y naniniwala na ang mga taga rito sa atin sa Marinduque ay may sariling pananaw at pag-iisip, may bait po, mababait po tayo, kaya lamang pag naaabuso, nagagalit tayo. Pero sana po magkaroon ng dahilan kung tayo ay magagalit ay may malinaw, maliwanag at makatotohanan yung ating pong magiging batayan ng pagkagalit natin sa isang tao at ang pagsisisi natin. Tingnan din natin, humarap din tayo sa salamin at tingnan natin ang ating sarili. Baka tayo ay nagkulang. Sa anong bagay tayo nagkulang, huwag nating lahat isisi sa pamahalaan. Ayun. At true enough, bukal dahil na-monitor din po natin ang rami bukal na mga nahuli ng Provincial Veterinary Office na tinatago nga po yung mga processed food at yung ilang mga karne ng baboy para lang maipasok dito sa ating dalawang. Bagamat kagaya ng sinabi ni Bukal kanina, hindi ito po panahon ng pagsisihan. Ito po yung panahon para magtulungan at magdamayan. At sabi nga po, ano yung aksyon na kinakailangan nating gawin para tuluyan po nating magapi ang atin pong kinakaharap na suliranin. Sabi po ni Governor, umpisa pa lamang ng mga tulong na umpisa pa lamang yung mga binigay na financial assistance ni na Speaker Lord Alan Velasco at ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna nga po ng ating butihing gobernador. At may mga iniyahanda na rin po tayong mga programang pangkabuhayan, tulong pinansyal at dagdag puhunan mula po sa pamahalaang panlalawigan na atin pong ibabahagi sa mga susunod na araw. Patuloy lamang po tayong magsumikap upang makaagapay at makapagbigay ng makabuluhang serbisyo para sa mga lubos na naapektuhan ng pandemya at ng ASF. Yan po ang pahayag naman ng atin pong mahal na governor. So mga kababayan, maghintay lang po kayo, habaan niyo po ang inyong mga PC, ang inyong mga pasensya, mayroon at mayroon pong tulong na darating po sa inyo. Sabi nga po ni Bukal kanina, sino namang ama ng lalawigan ang may kagustuhan na yung maglagay at magbigay ng problema na at the end of the day siya rin naman ang kailangang magbigay ng solusyon at at the end of the day siya naman ang pupuntahan ng mga mamamayan. Tama. Okay, Bukal, ano naman po kayong status noon pong mga gusto nang magbiyahe ng mga baboy? Pwede na po ba yon? May mga ganyan po ba kayo na binabalangkas ngayon para matulungan naman po yung mga negosyante na eventually sana, lalong-lalo na po yung mga hindi naman tinamaan ng mga barangay, makapagbiyahe na ng baboy sa kabila? Yes. At tama po yan. At meron na rin po tayong aksyon at napag-usapan na rin po ito ang rekomendasyon po sa ating provincial vet. At ito rin po ang kagustuhan ng ating governor. Actually, ang kanya pong ninanais ay maibiyahe na yung ating mga baboy na napending po dito. Kanya nga lamang mayroon pong mga protocol ding sinusunod na hindi po daglian na papayagan kung hindi po magkakaroon ng certification mula po sa Bureau of Animal Industry na kinakailangan isigurado po natin na itong ating mga baboy ay talaga pong ASF-free.
na at pagdating po sa kabila, hindi po tayo mapapahiya. At ito po yung binibigyan ng aksyon natin ngayon. At huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan sapagkat meron na pong pag-aaral na actually, Sir Romy, may isa bayan ng Torrijos, yung isa po nating traders doon ay nabigyan na ng certification na makapagbiyahe po ng kanyang buhay na baboy sapagkat hindi naman po siya nasaklaw at nahagip ng red zone ng area at ang kanya pong mga baboy ay tinest. Lahat po naman ay negative. Ito po ay may ginagawa sa ngayon. Tinetest po ang dugo ng inyong mga baboy. Kung ito po ay negative, ang ating pong provincial vet ay nagbibigay ng certificate na ASF free, pwede na po nating ibiyahe yung ating mga baboy. At yan po yung hindi, huwag po kayong mag-alala, hindi rin po totoo na bakit daw iniintay pang mahawahan yung ibang baboy. Meron po tayong protocol, mga kababayan. Hindi rin po kagustuhan ng inyong lingkod, hindi kagustuhan ng ating governor, ng ating mga opisyal, na pendingin at i-detail, i-detini po yung inyong mga, ang ating mga alagang baboy. Ang katin lang po dito ay sinusunod natin yung proseso na dapat po ay tumama sa tama at hindi tayo makasuhan at mahuli sa kabila na naglabas tayo ng baboy na hindi sigurado na free, ASF free na itong lugar na pinanggalingan. Ito po ay madali ang ina-actionan na. Huwag po kayong mag-alala. Baka po sa mga susunod na linggo, itong mga araw po na ito, itong mga susunod nating mga pag-uusap ngayon, ay ito po may action na. Iniintay lang po natin yung certificate mula po sa Bureau of sa Animal Industry sapagkat sila po ang nag-handle. Ang humahawak po sa ganitong sitwasyon ng mga ASF problem at cases ay ito po ay national government na ang Department of Agriculture at ang very specific po dito ay ang ating pong Bureau Animal Industry. Ito pong BAE. Kaya hindi po, wag po kayong mag-isip at doon po sa mga nakakarating sa inyo na wala pong aksyon na pinababayaan natin, pinababayaan po ng provincial government na patayin na lamang yung mga baboy at ang sabi, ibinabaon ng buhay. Alam po ninyo, ito po ay recommendation ng mga eksperto na para hindi po kumalat yung virus at madamay pa, madamage pa kung sa isang purok, sa isang barangay ay meron pong tinama ng ASF. Ang kinakailangan lang po doon ay huwag nang parami, patayin na po agad yung population, yung mga buhay na baboy doon na posibleng carrier, may dala na po sila ng virus. At yan po ang isang tanging paraan, ang ibaon, tabunan ng lupa, lagyan ng apog para hindi na po kumalat ang virus at nang hindi na po lumawak at lumaki yung saklaw. Sapagkat doon po sa 500 meters radius na kinakailangan na within doon sa area na yon, dapat po ay maalis po agad yung pong mga population ng baboy at mapatay nang hindi na po kumalat. At nang hindi na po maapektuhan, yung labas po doon sa 500 radius na yon ay hindi na po madamay. Kaya mga kababayan, isa lang po ang akin pa rin sinasabi na magtulungan po tayo sa malawak na pangunawa at pag-iisip na hindi po pinababayaanan ang inyong kabuhayan. Katunayan po, lahat ng paraan, ito pong pamamaraan ng ayuda at pagtulong. Alam po ninyo, Sir Romy, gusto ko lang bigyang emphasis din po na napakalaki po ng ibinigay at pondo ng ating minamahal na speaker na inilagay ang iba pong probinsya na iinggit sa lalawigan ng Marinduque sa napakaliit pong probinsya natin na napakalaki po ng pondo ng dole na inilagay ng ating Speaker of the House, ni Congressman Lord Alan Velasco, na umaabot na po ito ng mahigit 200 milyon na ang kanya pong target ay mabigyan ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Eh, sa pamamagitan po ng ganitong koneksyon at impluensya at dedikasyon ng ating mga leader sa kasalukuyan, hindi po makakarating ang pondo dito sa Marinduque kung hindi po magkatulong at maganda ang relasyon at ugnayan ng ating punong ehekutibo, ng ating lalawigan at ng ating Speaker of the House, ng ating kongresista at ng ating mga mayors. Ito po isa sa pinagbabatayan po natin na mapabilis ang implementasyon ng programa. Kaya kung meron pong nagsasabi sa inyo na walang ginagawa ang ating probinsya at pinababayaan ng masira ang ating kabuhayan, pinapapatay daw, pinababaon ng buhay ang ating mga alagang baboy, yan po ay alinsunod sa pagsunod sa alituntunin na siyang makabubuti para po sa kapakanan ng masigit pang nakararami. Yan lang po ang kailangan natin. Pangunawa lang po mga kababayan. Huwag po kayong, kayo po ang makakaramdam sa inyong sarili. Makaka-obserba, ano wala, kung walang ginagawa. Hindi po tayo ngimi, hindi po tayo bulag sa katotohanan. Ang kinakailangan lang po natin ay malawak na pangunawa. Hindi ang sisihan, magtulungan po tayo.
Opo, at linawin din natin bukal ano po na yun pong ginagawa ngayon na solusyon ng Bureau of Animal Industry na sabi po, ang tawag po dito ay depopulation. Yes. Ito po ay proven and tested na dahil hindi lamang po dito sa lalawigan nangyari yan. Sabi nga po ng mga kinatawa, ng mga eksperto, ng mga veterinarian mula po sa Bureau of Animal Industry, ang atin pong lalawigan ay pang-51 ng lalawigan na tinamaan ng ASF sa probinsya. At hindi po utos o kagustuhan ng ating gobernador na patayin o i-depopulate ang baboy dahil yan po mismo ang atas ng Department of Agriculture na inilabas naman po sa pamamagitan ng kanila pong administrative order. Yan lamang po ang tanging paraan para tuluyang masugpo ang virus po ng ASF. Dahil ang ASF po ay wala pong bakuna. Wala pong gamot para rito. Ang ibig lamang pong sabihin ni Bukal kanina ay kailangan pong yung halimbawa, yung mga naapektuhan. Sabi nga po nung doktor na nakapanayam natin dito, miski ang isang baboy ay hindi po nagpapakita na meron siyang sintomas, subalit at siya ay nag-negative noong kinuna ng blood sample. Subalit sa mga susunod na araw, kung siya ay within the 500 meter radius, siya ay talagang malaki ang potensyal na maging kontaminado ng ASF. So, itong tanong ng ating kababayan, si Gabayang Malinkim, bakit po yung mga walang sakit na baboy ay papatayin agad? Ulit, ito po hindi kagustuhan ng ating gobernador. Hindi po ito utos ng ating gobernador. Ito po yung nakapaloob dun sa ating sinusunod o ng sinusunod na administrative order ng mga eksperto mula po sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Alright. Bukal, mayroon na tayong maraming salamat ho sa napakahusay na pagpapaliwanag. Kapag talaga pong kayo ang naupo, ang rami-rami nating mga impormasyon, mga kaalaman na nakukuha mula po sa ating mga thought leaders. Ano po? And Bukal, baka may mga nais pa po kayong mga nais na ipaabot sa ating mga by the way, linawin natin Bukal, ano? Dahil ito po yung ginagawa ninyo. Hindi dahil sa kayo ay kakandidato sa mga susunod na sa darating po na eleksyon. Ang atin pong napakaganda nga ni po dahil ang atin pong Bukal, John Fernandez, ay pangatlong termino na niya. At dahil kung ito po talaga, sabi nga po, talagang prosigido, hindi po kakandidato sa even sa ibang mga posisyon, ano po Bukal. Opo. At kaya itong ginagawa niya po ay dire-diretso pong serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Bakit nga ba Bukal, hindi na kayo nag-file ng Certificate of Candidacy para naman po sa nalalapit na national and local elections for the year 2022? Alam po ninyo, ang inyo pong lingkod ay last term sa aking pagiging board member ng ating lalawigan ng Marinduque. At ninais naman po natin, actually, tayo ay nagplanong kumandidato ng vice mayor sa Torrijos. Pero dahil po sa nakikita ko na mas makakatulong din tayo naman at makapagpahinga siguro ng isang eleksyon at kung ano man po yung kapalarang magdadala sa atin sa mga tuloy-tuloy na serbisyo, yan po ay posible na mangyari at posible na tayo naman ay makatulong pa rin. Kaya po itong ating ginagawa ngayon, pina-active natin at pinapaigting ang information dissemination. Actually, Sir Romy, umiikot tayo sa mga barabarangay ng iba't ibang bayan para po maipaliwanag itong ganyan. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na binigyan natin ng pansin at inimbita ninyo ang inyong lingkod bilang chairman ng Committee on Agriculture na ito po yung mga akbangin. Gusto ko pong bigyan diin na hindi po nagpapabaya. Ito lang po ang nais nating bigyan. Hindi po tayo nagpapabaya ang ating pamalampang lalawigan na walang action. Katulad po doon sa sinasabi na bakit pinapatay ang baboy ay buhay, malakas. Mali, pinaliwanag na po ng ating anchorman, ng ating ni Sir Romeo, batay po galing sa rekomendasyon ng ating mga eksperto. Ito po ay galing sa Department of Agriculture, batay sa protocol at sistema na kinakailangan siyang sundin para po mas mapabilis ang pagsugpo ng ASF. Alam po ninyo, balikan ko lang saglit, ang probinsya po ng Batangas, tinamaan po ng ASF.
At ito po sa loob ng 2 taon dahil sa pakikipagtulungan ng kanyang mga kababayan ng mga may mga farm, ito po ay nakarecover agad within 2 years. Pero ang ating pong ASF, pag ito po hindi natin pinagtulungan, nasugpuin at makipagtulungan ng ating mga kababayan, inaabot po ito ng 10 years, 20 years bago tayo makarecover at makapag-alaga. Pero kung tayo po mismo sa ating mga sarili ay makikipagtulungan at tayo po ay susunod sa mga protocol na sinasabi ng Department of Agriculture at ng BAE na kung ano ang dapat gawin, tayo po ay makakabangon sa lalong madaling panahon. Kaya huwag po tayong daanin natin, mga kababayan, sa init ng ulo, sa galit, dahil isinisisi natin sa ating official, sa ating governor. Unang-una, governor po natin ang ating binabato ng sisi at ginakagalitan. Huwag po ganun kasi hindi po totoo yun. Hindi po totoo at walang may kagustuhan na mangyari sa atin ito. Kaya inuulit ko po, walang may kagustuhan, kundi dapat tingnan natin ano ba, baka tayo mismo sa ating mga sarili ay may pagkukulang. Unang-una, ang pananampalataya natin sa Diyos ay baka tayo'y nakakalimot na at baka nadadaig na tayo sa problema, sa stress, ay baka naman sumasagana na tayo sa ating mga biyaya, doon sa ating mga kita, sa ating mga negosyo, sa hanap buhay na ipinagkaloob sa atin, na nalilimutan natin. Huwag po tayong makalimot sapagkat ginigising tayo, maaring tayo ay may pagkukulang sa Kanya. Alright, at maraming salamat, and we're looking forward na makasama pa rin po namin kayo. Siguro sa mga susunod po na mga panahon ay mas lalo tayong magkakaroon ng ganitong pag-uusap, at sabi nga natin, kung saan man dadalhin po ng kapalaran si Bukal John Fernandez makalipas po ng kanyang 3 terminong paglilingkod bilang tagagawa ng ordinansa at batas sa panlalawigan, atin po itong susuportahan. And we're looking forward na mas makatrabaho po niya dahil importante po yung dissemination talaga ng tamang impormasyon. Yes. Sabi nga ni po, sa pamamagitan po, Bukal, ng ganito pong mga gawain ay binibigyan at nagbibigay tayo at itinataas natin ang kalidad ng kabuhayan ng ating mga kababayan para sa isang pakikisangkot sa isang yung sinasabi namin na isang bansang mayroong demokratikong proseso. At sa pamamagitan po ng tamang impormasyon, inaangat din natin ang antas ng ating mga kababayan, yung kanilang intelihente sa pag-unawa, sa sabi nga po ay pag-unawa at paghubog ng kanilang mga kaalaman ay talaga naman pong tataas, at bukas makalawa ay maiintindihan nila kung ano-ano yung mga proseso na pinagdaraanan bago po mailabas ang isang pondo sa atin pong pamahalaan. Bago po kayo bitawan, Bukal, baka may mga nais po kayong ipaabot na mensahe muli sa ating mga kababayan. Yes. At siguro pagkakataon na rin towards the end of our program, bumati na rin po kayo ng isang maligayang Pasko sa atin pong mga kababayan. Hindi po ito ang huli na ang pagkakataon na makakasama namin kayo sa programa. Okay, maraming salamat po, Sir Romy Romeo Matak Jr., ang aking pong kababayan. Actually, ako po'y natutuwa at karangalan ng aming bayan na mayroon pong isang kababayan tayo na nakapagbibigay ng tamang impormasyon sa pamamagitan ng kanyang programa, ang ating pong information officer ng ating probinsya, na kung saan ay karangalan din po ng bayan ng Torrijos na siya ay nandito sa field ng kanyang trabaho na ito. Para po sa ating mga kababayan, nais ko lang, bago po ako magpaalam sa programa ito, ay nais ko rin pong ipabatid na ang ating pong provincial government, ang ating governor ay patuloy po na pinalalakas ang kanyang programa, ang programa ng pamahalaan doon po sa PGLab, yung loan assistance na makakatulong po para makapagsimula kayo ng inyong pangkabuhayan, na ito po'y tuloy-tuloy, at meron din po ang ating governor na Presbycare, ito po yung COVID assistant to start enterprise, na kung saan yung 20% po ng inyong fixed asset ay siya po ninyong maluloan dito po sa Presbycare ng kanyang programa ng ating governor. At ito po'y pinalalakas pa din natin at dinadagdagan ng pondo. Katulad po ng ating loan assistance, ito po ay dati 4 million. Ginawa po ng 2021, pinagawa ng ating governor na 45 million para po marami po ang makinabang at matulungan ng programang ito. Kaya sa inyong lahat, ito po naman pagdating po doon po sa ating livelihood manpower development office ng ating PESO sa probinsya, ay patuloy po ang pag-o-open ng ating mga
trabaho, sa ating mga kababayan, at ang ating pong pamahalang panglalawigan. Gaya nga po ng aking binanggit kanina, sapagkat ang ating pong punong lalawigan bilang pangulo ng lahat ng mga gobernador sa lalawigan sa buong bansang Pilipinas, inagagamit po niya ang kanyang koneksyon para po mapadali, mapabilis ang proseso at sa pamamagitan din po ng ating minamahal na speaker, Lord Alan Velasco, ang mabilis ang pagdadala ng pondo sa lalawigan na napapakinabangan ng ating mga kababayan, ayan po ay isang tulong pinansyal para po ayuda sa ating mga kababayan. Kaya huwag po tayong mabahala. Hindi po nagpapabaya ang ating mga pamahalaan, ang ating pamahalaang panlalawigan, ang ating congressman, ang ating governor at ang sangguniang panlalawigan para po tulong-tulong tayo. Isa lamang po ang aking patuloy na hinihiling, ang inyong pangunawa, tingnan, timbangin. Bago tayo manghusga, bago tayo magdesisyon, kailangan pong tingnan na makasigurado na tama ang ating pagpapasya. Mr. Romeo, sir, ako po ay nagpapasalamat sa inyong paanyaya sa umagang ito na naging bahagi. At sasamantalahin ko rin po ang pagkakataon na binabati ko ang ating lahat po ng nanood at na sumubaybay sa ating programang ito ng ating kababayan na nanood, ang aking mga kamag-anak, kapamilya sa ibang lugar. Meron po sa Batangas, meron sa Manila, sa ibang panig ng ating bansa at labas ng bansa na nakita po natin na bumabati ang aking mga kababayan sa Torrijos, lahat po ng ating mga, ang aking mga staff. Thank you very much sa inyong pakikiisa at pagsubaybay dito po sa aming programa ni Sir na ako'y naging bahagi. Ang akin lamang po masasabi sa panghuli ng aking mensahe ngayong araw na ito sa aking mga kababayan ay nais ko pong ibahagi at iwan sa inyo ang nasusulat sa Banal na Kasulatan, ang Proverbs sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ang Diyos at iyong sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Lagi po nating isipin kung may problema, may solusyon. At ang problema ay bahagi lamang natin bilang normal na tao na namumuhay sa mundo. Ang importante ngayon sa sitwasyon ng pandemya, sa sitwasyon na nararanasan natin mga kababayan, magtiwala tayo. Kumapit tayo ng lubusan at patatagin natin at palalimin pa natin, palakasin natin ang pananampalataya sa Diyos sapagkat siya lamang nakakaalam ng ating kapalaran at ng ating buhay. Kami po na inyong mga lingkod sa ating pamahalaan ay instrumento lamang para bumalangkas ng mga programa at padaluyin ang biyaya sa ating mga kababayan. Kaya sana alisin natin ang ating galit, poot, init ng ulo at ang pangsisisi. Ang sisihan ay hindi akma sa panahong ito, kundi ang kailangan natin po, kapit-bisig, sama-sama sa pagbigay ng tamang solusyon sa ating problema na mayroong pananalig sa Diyos. Lagi po nating tandaan ang pinakamagandang bagay sa mundo, yung hindi nakikita, hindi nahihipo. Subalit nararamdaman ng puso, yan po ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa kapwa at sa bayan. Maligayang nalalapit na pagdating ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, maligayang Pasko po at sana ang bagong taong darating ay maging maunlad para sa ating lahat. Mabuhay po ang lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nakinig at sumubaybay. Ito po ang inyong lingkod, si Bukal Juan John Fernandez ay nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal. Magandang araw po. God bless us all. Maraming salamat ang senior legislator ng second district ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque, chairman ng Committee on Agriculture and Aquatic Resources at chairman din po ng Committee on Education, Bukal John Fernandez. Sabi nga ni po ni Bukal, magtiwala sa Diyos, manalig sa Panginoon. Sa lahat po ng mga andres ng tahanan, kami po'y bumabati sa inyo at sa lahat po ng ating mga kasama na nanood dito po sa ating programa. Thank you so much po sa pagpapaunlak po at sabi nga po'y pagtanggap po ninyo sa inyong mga tahanan para makaulayaw at makadaupang palad namin po kayo sa pamamagitan po ng platform na ito. Gayun din po sa lahat po ng ating mga kababayan na nanood sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyo sa bahagi po ng aming teknikal na kasama po namin Mr. Joe Pete Lumagbas, ang aming pong direktor, Direct Mark Cesar Ola, ang aming station manager.
Mr. Adrian Rosales at ang aming Regional Director naman po ng Philippine Information Agency Marinduque, Philippine Information Agency Mimaropa, si Director Victoria Mendoza. Magkakitaan, magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan. Dito lamang po sa Marinduque News at your service. Ako po si Romeo Matak Jr. nagsasabing, mabuhay ang Marinduqueño. Saan mang panig ng mundo. God bless everyone.